Nasi to gawin, diba, inaangat na sa last 15 si... Kakaiba yung sipaw, oh. Ngalay na siguro ito, eh. Yung bigat nito, kailangan mo talagang... Yay. Dapat magkalaban-laban mga vlogger, eh. Last 15 seconds. Umiipika na si Tugawin. Inaangatan niyo sa last 15 seconds. Wine watch. Ang power base, kasi kadalasan, di ba, parang ano tayo, eh. Gearing lang, tsaka RPM, cadence, di ba? Dito talagang kina-quantify, nilalagyan mo ng numero yung hirap. Kumbaga kasi, di ba, minsan di mo naman alam pag sinabi mo, gano'n ba kahirap? Basta ano, umahon kami, tapos yung takbo namin ganito, yung gearing ganito. Ito, sinasabi mo talaga ano yung power na nilalabas. May oras din. May oras din. Tapos dito, pag kaya ngayon, tinatest dito kung ano yung fitness level niya ngayon. Yan sila. Ipasyo doon, mukhang nga sabi niya, umaya ka lang. Wala pang ahon. Inuubo na. Ibig sabihin, umahon na. Eh, isa, seryoso eh. Mga kambyo na, 300 na. So, nag 300 watts na siya with 4 to 2 minutes. Ating pag-uusapan ngayon ang FTP or Functional Threshold Power. Ito yung pinakamataas na average ng lakas mo na pwede mong mapapanatili sa loob ng isang oras or 20 minutes na sinusukat ang watts. Ang FTP ay karaniwang ginagamit bilang sukatan ng pagsasanay or training sa pagbibisiklita para matukoy yung maximum na average ng lakas mo or para matukoy kung gaano ka consistent yung energy mo para mapapanatili ang lakas at hindi ka bababa sa maximum watts na required sa power meter. Sa tulong ng FTP, matatrack mo yung improvement mo kung bumilis ka ba or ang intensity mo ay nakakadepende sa iyong power output o gaano ka kabilis or ka bagal. Kapag lumampas ang power output mo sa FTP mo, mabilis kang mapapagod at ang kabaliktaran nito, kapag ang iyong power output ay mababa lang, mapapanatili mo ito ng mas matagal kasi di ka kaagad napapagod. Ito rin yung kadalasang ginagamit ng mga foreigner o sa ibang bansa bilang kanilang metric or kung gusto nilang malaman kung gaano sila kabilis at lakas. At sinasuggest na kung mag-iinsayo ka sa labas para sa FTP ay doon ka sa mga daan na wala masyadong mga sasakyan para tuloy-tuloy at hindi makompromiso ang bilis o bagal ng iyong takbo. Napakaganda rin to sa pag-iinsayo, lalong-lalo na sa may loob ka lang yung bahay nyo. Ito yung gagamitin mo. Nasabi na rin ni Sir AJ na talagang kailangan din talaga to para malaman mo yung cadence or yung power mo na hindi babagal at hindi rin bibilis. Ito si Ryan Tugawin. Kakaiba na yung mukha niya dito dahil meron siyang 20 minutes na 300 watts dito kaya matagal-tagal yan. Kailangan mong pwersahin din yung sarili mo niyan. At first time ko rin makakita dito, ganito pala ang FTP. Hindi pala madali. At inanong ko si Ryan Tugawin, ano ang mas madali? Yung ganito yung kanilang training o nasa labas? Ang sabi niya, mas pirsahan daw to kaysa sa labas. Pero malaking maitutulong din to sa kanila na meron silang ganito na pag-iinsayo para malaman nila yung kanilang power kung mababagal na ba sila o yung kanilang average o hina na ba sila. Dahil merong mga speed eh, may limit. Shout out White Mix. Ay, shout out din kay Sir Austin. Sino dyan si Gomer? Parang nanonood si Gomer, ah. Naguhuli tayo dito. Huli tayo dyan. Angatan mo. 3 minutes. Ala! Sibi mo, last day, umahawang na. Asin road. Nakatayo na si Tugawin. Medyo kailangan talaga niyang diinan pa. Bonifacio, mukha nga seryosong-seryoso sa likod. Kunti na lang. 3 minutes. Huwag mo tingnan yung oras para hindi ka mapapagod. Tingnan mo yung sahig para bata. Ocean Park.
Oo, oh, nasa ano eh. Ayun, kailangan talaga maintain dito yung average mo. Dahil bababa ka sa watts kasi kapag hindi mo may maintain. Kailangan mo talagang sundan yung watts mo. Kailangan papantayan mo. Yun nga lang, mahirap daw to sabi ni Tugawin. Mas pressure to kaysa nag-iinsa kayo ka sa labas. Pero mas maganda naman to para malalaman mo rin kung ano ba talaga ang tama. Ang speed. Saka average mo kung saan ka dapat babagal, hihina. Last 2 minutes. Eh, ito, nagahanga na dito si Ryan Tugawin. Mukhang pasuko na yung bike. First time ko rin makakita talaga ng nag-iinsayo dito ng FTP. Ah. Nakikita ko to sa mga Team Navy kapag nag-iinsayo sila. Mga Team Espanya, nakikita ko tuloy na Iron. At ito ay first time ko. Shout out din kay Sir AJ at kay Sir Austin. Shout out rin kay Sir Alex Bilan, Sir Manny, sa lahat ng buong Team Excellent Noodles. Kita-kits tayo sa mga races. Dadayo na naman tayo ng Ilocosor. Mukhang mapapalayo talaga tayo ni White Mix. Kahit saan to si White Mix, basta Pilipinas lang, pwede na tayo mag-ibang bansa. 1 minute, konti na lang. Last 1 minute. Ito, napipressure na si Tugawin dito. Dahil kapag hindi mo diinan, babagal yung average mo. Break away. Hirap talaga pag Bisaya, no? May mga words na nawawala. Matigas ang dila. Ang malapit na... Todo na to dahil malapit na. Last 30. 30 seconds. Kaya Kevin Nest, kakaiba yung sipa, oh. Ngalay na siguro na, eh. Yung bigat nito, kailangan mo talagang... Yeah, yeah. Dapat magkalaban-laban mga vlogger, eh. Last 15 seconds. Umiipika na si Tugawin. Inaangatan niya sa last 15 seconds. Okay. So, recover ka. Pull down. Sige, tatsak niya. Last, si Maso Dario. Nakakabalik lang. Galing SEA Games. Kumusta kaya ang pakiramdam niya doon na tinatrangkuhan ng mga foreigner? Hindi pa pinagpapawisan dito si Maso Dario. Iba talaga kapag malakas sumatak, no? Kung makikita nyo, congrats din natin to. Si Yamar, talagang ang lakas talaga to mag-domestic. Di man lang pinagpapawisan, ikaw. Last pag ka na kanina, ito, 20 minutes to, eh. Ito, 20 minutes din, pero mababa yung kay Mar. Masakit daw yung hita niya, kaya hindi siya makakadiin. No. Hindi siya nakakasagad. Pero kung paano kaya, Mar, kung ikaw nanalo dun, Mar? Malay mo, di ba? Naplatan sila? Oo, oh, lahat. Lahat? Para sa atin talaga, pinag-inalert. Ito, 40 na lang? 6? Oh. Bumaba yung appearance dito ni Mari. Asa kita yung hita ni Mari. Kaya bumagal. Medyo hindi pa masyado nakakapag-recover dito si Mar sa laro ng SEA Games. Oo, oh, abangan natin to. Sana makapasa ka sa ano, national, ano? Focus! Oo, oh, dapat naging masakay sa national. Kapaston lang kasi, ay na-move lang kasi eh. Sayang. Lahat naman lang si Krista, syempre yung national. Syempre, ano yan eh. Silver man, di gusto, represent. Napakaganda pala nun pag FTP at nasabi na rin kani Sir AJ. Talagang kailangan talaga yung maintain mo rin. Dito si Abu Nipasio sa likod. Mukhang yan yung tutor ni Marso Dario. Nagangiti sa likod. Mukhang chill-chill lang dito si Mar. Hindi siya masyado makakapiga pa. Sa mga fans ng Denver at sa Lakers, sino kaya ang malaking panalo dyan? Baka naman balato lang kahit konti. Bumabanat na si Mar dito dahil malapit na yung kanyang oras, oh. Sequence na lang. Alright, kita-kita ulit tayo sa ating next video.